lang about details about sa film, tukol saan ito? Yung title ng film namin is O, as in letter O lang siya. Tapos, about siya sa modern day, on the surface, about siya sa modern day vampires who are no longer killing people for blood. Instead, nagtayo sila ng mga businesses, like yung main characters dito, meron silang funerary empire. Tapos, they just harvest blood from corpses instead of killing people. Tapos, yung syempre, yung mga sobra sa mga na nakokolekta nilang blood, parang binibenta nila sa kanilang brethren para instead na pumatay, para na-maintain nilang community na underground sila and nakapag-blend in. Kasi wala silang ano eh, hindi sila high profile, hindi sila pumapatay, wala silang crime. So hindi sila napapag-usapan, hindi sila, parang hindi sila nag-exist, para silang normal humans lang. Yun, Dere, kasi napunod ko yung first film mo, yung Catnip. So, ito ba parang same lang din ba yung treatment or mas maiintindihan yung narrative? Well, for this film, I tried as hard as possible para gawin siyang, I mean, yung, not to say traditional, but yung more on mainstream to the best I can. Pero still, hindi mo maiwasan yung ano eh. Hindi mo kasi pwedeng palitan yung boses mo as a director. You can try something new, pero maglilik pa rin yung style mo somehow. So, I hope malinaw siya ngayon, pero meron siyang, it's more on a feels movie. Yung hindi mo na madedenay yung naramdaman mo dun sa eksena na yun, whether you understood it or not. Kunwari, may comedy, natawa ka na eh. Whether magets mo yung buong story, yung isang eksena na yun, is na-absorb mo na. So, I hope mag-pumenta siya sa deep, sa mga deep na tao, tsaka sa mga normal lang na tao, and makater yung Then how did you what's the process dun sa pagka-cast ng four girls na bida dito? Sa four characters, nag-start kasi ako pagka nag-usulat ako, nagbe-base ako sa mga characters agad. Before, wala pang story, mag-iisip ako ng personalities ng attitudes, parang iba't ibang personality ng characters, and I will build a story around them. Tapos since nga very reflective yung characters na yun sa real people, like for example yung character ni Ana Luna, siya yung parang happy go lucky makulit na ano. Tapos yung character naman ni Sarah Carlos is yung serious type and parang more work oriented, and yung kay Jasmine naman, I mean, yung meron silang certain personality. So pagka niligyan ko, if I build a story around them, doon na mag-grow yung script, kasi I can imagine how will they react doon sa scenes na ibibigay ko. So doon nag-build yun. Pero paano nyo po sila pinili? First, yung visual appropriateness nila, of course. Siyempre dapat, kahit na magaling artista, may babagayan talaga sila eh. So, natutuwa ako kasi silang apat first choices. So, after months of ano, paglalaban sa casting, buti na pinagan sila. Thank you. Oh, hindi. Abangan nyo kasi R18 siya eh. Hindi ko alam din kung ba't siya naging R18. Siguro, ano kasi siya, I think it's something different, something never done. I don't know if that's a good thing, pero it's weird in my own way. So, baka hindi pa kayo nakita ng ganung style. Sana magka, ay, makarelate. What made the movie R18? I mean, hindi mo pa ba nabasa yung commentary? Hindi pa. Hindi pa namin nabasa yung why R18 yung movie. Pero, or naka-post na dito somewhere, dito sa what you call Trinoma sa mga facilities ka rin, hindi mo nabasa pa? Ay, hindi po. Hindi po nababasa. Would you know, direct, indirect? Or, pinopost ba yung MTRCD permit? And the comment, dami mga comments? Well, X-rated kasi kami last year is so, sa Never Terrace of Fun, yeah. Originally known as Fist. So,
title pa lang daw X-rated lang. So, ewan ko, hindi ko alam kung ano yung basis ng MTRCB means. So parang, after last year, parang natutuhan ko silang i-caps ng sa X. Pag X-rated sa bad direct, pinatanggal na sa X-rated or pinapabawasan? Well, we had to change the title last year. So, I produced kasi Never Let Us Up. And, pero yun nga, ngayon yung Metamorphosis, I heard they submitted the exact same film without any cuts. Tapos na R16 naman siya. So, depende talaga dun sa nagre-review din naman yun. So, tiyempuhan din. Kami R13. Parang maraming R-rated. Oh, dalawa lang yung PG, tapos puro R-rated. Wow. Well, ang pinaka-pressure for me is siyempre gusto kong mabigyan ng justice yung mga tao na naging part nito, yung mga artista, yung crew na ginawa nila yung mga kaya nila para mapaganda yung pelikula. Siyempre, ang bigat na pressure nung ano eh. Katulad na, hindi naman ako kilalang director, tapos I'm working with named actors and industry veterans. So, ayun, nakaka-pressure kasi ayokong masira yung name nila dahil sa akin. Pero I think naman ano, pero sobrang galing ng especially the actors, binigay talaga nila lahat. And I hope na nabigyan ko ng justice yung talents nila. Since it's R18, wala bang effort sa inyo na para mag-cast para mas R16? Kami let's go film industry. Kanina lang namin ako yung DCP eh. Tapos ipinapahin yung special cinema. So buti umabot dito. Question na lang din kay Direk. Since sila-sila is about ghosting, meron kayo ba as a director of sila-sila, kaya mo bang i-defend yung mga tao mo? Well, kanya-kanyang reasons naman yan, I think. And kahapon nga naglabas kami ng article, parang may iba't ibang reasons for ghosting. Yung iba nasaktan, yung iba kasi kailangan nilang mag-settle down, nakahanap na sila ng ano. Yung iba, so feeling ko may kanya-kanyang dahilan eh, yung mga tao. And the film really is not yung kung paano mang-ghost, kundi kung paano makakabalik doon sa buhay pagkatapos yung silang i-lose. Yun yung majority nung film. And I think, yun yung makikita natin sa film. Parang, it's not easy to return to the lives of the people na you disappeared. Pero kaya. I think kaya. So parang, may way din na itindihin natin yung ghost? I think so. Parang, the same way na may rason sila, parang feeling ko, ikaw din na ginost, halimbawa, alam mo rin naman kung bakit ka ginost minsan. Parang hindi naman siya lang yung may dahilan. Parang, I think, nagkakaunawaan naman dun yung, masakit lang siya. And I think yun yung laging, yun yung interesting gawa ng pelikula eh. Kasi parang, it's difficult that you hurt each other. But it's inevitable, we always do. So, lalo na kapag mga ganyang hiwalayan yan. So, feeling ko, tinanong mo ba yun? Kasi iniisip mo yung movie ay binavalidate namin ng ghosting. Or baka may gano'n, parang simpatya na for since yung main character is ikaw yun. Well, I think it's really, trying to, hindi kung meron sa talaga ako hindi yung ghosting, kundi yung difficulty of returning to people's lives after you've ghosted. Yun siya. Concept niya, direct. Saan siya nanggaling? Is it like based dun sa writer ng personal experience? Or dahil ba ito sa, di ba, Bea Gerald na ghosting na daw? Oh, no! Ah, sino yun? Ano ba siya? Di ba alam yun? Or autobiographical ba niya? Well, the film started 3 years ago. At feeling ko hindi maiiwasan na yung nagsulat, the writer, Daniel Sanyana, may nuhugot siya sa ano niya,
sa sarili niyang experiences. And I guess hindi ko rin maiiwasan na ako, when I injected myself into the project, parang may bahagi ko rin na nandun. So, I don't know. Sorry sa lahat ng ginus ko. Pero nagkataon lang siya na this year lang, kasi nauso siya dahil di ba may general. Yeah, because last year na dapat nasa Q Cinema na kami. And we wrote this 3 years ago. So, nagkataon, parang ano. Tsaka nagkataon katatapos lang nung undas. Daming ghost. Kaya siguro dapat ang alalahanin na lang natin. Tulad ng mga multo natin sa boy, pagdasal na lang natin sila. Prayers lang talaga eh. Dasal lang, sabi niya. Dasal lang.